Welcome to Pinoy Adventure Rider Channel, mga kapatid. So, kung gusto nyong ma-feature yung bike nyo sa Pinoy Adventure Rider, pwede nyong dalhin dito sa Power Headquarters sa Marikina Heights. On a Sunday, mga hapon, maganda pag di umuulan, tsaka maganda yung panahon para makita natin yung ganda ng bike nyo. Tapos, inform nyo lang ako through messenger or email. So, yun. Welcome kayo na ma-feature ang bike nyo sa Pinoy Adventure Rider. Sa lang po ang offering ng Pinoy Adventure Rider para sa inyong mga subscribers. Salamat po sa panonood. Ito yung Black Horse project natin na hindi matapos-tapos. So, medyo flimsy itong handle na to kasi tignan nyo naman yung stem. Yung handle stem. Tsaka mahirap mag-adjust. But, ito ang major problem dito. Ito, itong tensioner. Hindi masyadong gumagana. Hindi siya masyadong unang-una rubber. Madaling mapudpud. Hindi pa ito bumabiyahe. Dito-dito lang to. So, yung itong 400 pesos na Yakamoto tensioner, ewan ko, gumagana talaga yan. So parang idiretso na lang kaya, wag na lang lagyan ng tensioner, masyado mahaba. So ang plan ko is maglagari dito at i-bend ng konti yung likod para maiwasan niya ng pabumanga dito sa area na to. Bend natin to, lagari dito, bend. Para magkita na sila. Magkita na yung chain. Sa ngayon, tumatama kasi sa area na to eh. So, yun yung ano natin, naayusin natin. So, actually, project bike na lang to. Kasi ang engine nito, hindi na rin na... Na-stuck lang ng dalawang linggo, hindi na umaandar. Lahat na laglag. Oil. Yung brake fluid, gasoline, lahat tumulo. Ayan, oh. Palagay ko, nagka-problema sa floater dito, sa carburetor, kasi na-stuck. Pero bago tong carburetor. Hindi ko alam, baka pa-overhaul tong engine na to eh. Nawalan pa ng kuryente. Ma-under to eh, nung stuck eh. At, so, mabay din ang brake fluid. Ang brake fluid, tumagas din. Ayan, oh. Tumagas pa nga sa ano. Oh. Tumagas pa nga sa handle, oh. Ang galing. Paano nangyari yun? So, ayan. Yan ang gagawin natin. Adjust doon. Tapos, dito pala yung handle. Nakikita nyo to, bumili ako sa Lazada. This handle is 400. Motocross handle. Ito namang stem is 400 din. So dahil motocross configuration na siya, kailangan ang fork niya mahaba na rin. Look. Kailangan mahaba na rin siya, oh. Para i-accommodate niya yung stem. So yun. Yun ang gagawin natin. Palitan to. Palit yun. Tanggalin to. At i-bend dito. Mag-bend tayo dito. Okay. Look at what's happening. Lipat natin yung ano, crown. Ito yung riser, oh. Handlebar riser. Ito. Nabibili rin ito, mga 400. So, 400, 400, 400. Hindi pa nag-align. Yun.
Kaya pala tumagas to. So, kailangan natin tanggalin. Aftermarket. Chain tensioner. So, ito ang ginawa. Yung motocross sa handle, hindi pumasok. Pati yung crown, pati yung stem dito na nabili. Hindi rin nag-match up dito sa, ano, sa fork. Lihis sila. Kaya, motocross sana ang, ano, scrambler sana ang itsura nun. Kaya, binalik ko na lang itong copper stem. Siyempre yung horse. Ito naman galing sa concept bike shop. Itong diamond shape na handlebar. Gusto ko rin naman siya. Ganda. Mga old school. So, yan ang naging itsura ng front. So, medyo nakaliyad yung driver kasi lumayo na. Tapos, binaluktot ko dito. Di ba dati straight yan? Binaluktot ko para lang magkaroon ng clear line yung chain. So, yan. Nagawa ko nga. Nagkaroon nga ng clear line. Straight na, oh. Hindi na kailangan ng derailleur. Naalala nyo problema natin yung derailleur. Yung aftermarket na derailleur na mahina naman. 400 pesos. Ngayon, na-eliminate na yung derailleur. Kaya lang tumangkad siya. Kaya ito naman ngayon ang modification. Yung stand niya. Kailangan habaan. So, ganun talaga pagka nagmo-modify. Adjust ng adjust ng adjust hanggang sa makuha mo yung look na gusto mo. Kasi sabi nung grupo, balik na lang daw sa maiksi. So tanggalin tong isang shock na to, tapos ipasok uli dito yung wheel. Kaya lang parang hindi siya mukhang horse. Kasi ano to eh, black horse. Black horse kasi to, magiging horse to eh. Kaya nga ito na nga yung ulo niyo. Black horse project to eh. Kaya kailangan mahaba siya. Di ba mahaba ang horse. Tapos ito, magiging katawan to ng horse. Tela na lang, fabric na lang siguro yan. Na may balahibo. Magiging horse motorcycle to eh. Kaya kailangan mahaba. So from here. Maybe later on, magiging horse saddle din to. Kung may makakuha ko. Horse saddle na mura. Ayan oh. Black horse. Black horse project. So yung haba niya, hindi ko may sacrifice. Parang gusto ko talaga mahaba. So yan muna. Yan muna. Hahabaan ko muna yung stand. And then we'll see from there. Yung makina na stock. Na, tumigil na naman eh. After ilang linggo lang din nagamit, ayaw na naman niya. Kailangan na namang ayusin. Okay, papasok din tayo dyan. Papalish natin to. Babalik natin yung bare metal. We'll go to polishing and then rewiring. Tapos yung gagawa ng horse skin. Gahanap tayo ng gagawa ng horse skin para maging horse motorcycle to. Black Horse update.